Good morning to everyone. I am Giancarlo C. Lozada from Bachelor of Secondary Major and Filipino second year. Our topic for today is all about determination of morality. Sa wikang Pilipino, moralidad. Ayon sa teorya ng moralidad, ang perception ng tama at mali ay naayon sa tao. Ito ay nakabase sa kung ano sa tingin nila ang tama at maling gawain. Ito ay nahati sa tatlo. Number one, the end of the act itself. Ibig sabihin, masasabi mong tama o mali ang isang bagay kung ang kahinatnan o kakalabasan ng bawat kilos o gawain ay makakabuti o makakasama sa iyo. For example, si Juan ay nakalahok sa tree planting ng kanilang komunidad. Ang resulta, nakaiwas sa baha, landslide, at anumang sakuna sa kanilang komunidad. Number 2, end of the door. Ang ibig sabihin, ang kahinatnan ng tao kung gagawin niya ang isang bagay na siya ba ay magiging masaya o malungkot, mapapabuti ba o mapapasama. For example, si Karen ay lumabas ng kanilang bahay na hindi naka-face mask. Siya ay nag-positive sa COVID-19. Para kay Karen, na lumabas sa kanilang bahay kahit wala siyang face mask na suot. Ang masamang nangyari kay Karen, dahil sa wala siyang face mask na lumabas sa kanilang bahay, nagkaroon siya ng COVID-19. Kaya nga tayong meron tinatawag na protocol para sundin natin, para hindi na tayo mahawa at makahawa. Okay, the last one is circumstances of the act. Sabi nga sa isang kasabihan, kung anong iyong itinanim, siya rin ang aanihin. Kung ano man ang iyong ginawa, kung ito man ay mabuti o masama, ito ay nakaakibat na parusa o kaginhawaan. For example, si Pedro ay nagnakaw. Siya ay nahuli ng mga pulis. Ang resulta, siya ay nakulong. Diba? Other example is, nag-drive ng motor si Mayan na walang lisensya. Dahil doon, nahuli siya ng LTO. At pinagmulta ito. And the last example is, kung nagbigay ka ng blessing sa iba, mas marami pa ang darating sa iyo. Okay, next slides is motive and action. Motivation. It is the person's motivation or reason to do or achieve something. For example, nais mong makapagtapos ng pag-aaral upang makatulong sa iyong mga magulang. Ang motibasyon sa pangungusap na iyon ay makatulong sa iyong mga magulang. Then, ang action na gagawin natin, dahil ikaw ay may motibasyon at rason na makapag-aral, ano ang iyong gagawin upang makamtan ito? Dito na papasok ang action. Upang makapagtapos ka ng pag-aaral, kailangan mong mag-aral ng mabuti. Gawin ang mga activities, pagpasa ng mga performance tasks, at marami pang iba. Then, the next one is an evil act. Ang ibig sabihin, kung ang motibo at aksyon ay magkasama, ito ay nagre-resulta ng masamang gawain. For example, ang mga pagpuputol ng mga punong kahoy sa kagubatan, dahil sa pagputol ng mga puno, ano ang nangyayari? Nagkakaroon ng landslide, baha, at saka ito yung mga karanasan na sanhi ng kalikasan, mga aksidente ng kalikasan tulad ng mga nandito na din yung lindol, bagyo, at ang mga natural na sakuna ay kilala bilang natural na masama. Ang mga
kasamaan sa moral. Sa kabilang banda, ang mga kasamaan na dulot ng mga tao na sadyang ginagawa nila. Okay? Next is good of act. Sa madaling salita, ito ay mabuting gawain, 'di ba? For example, kung may nakita kang nagugutom at meron kang extra, bigyan mo. Kung may nakita kang classmate mo na walang sagot sa quiz or exam, magbigay ka. Sabi nga sa isang kasabihan, share your answers to everyone. Okay, dito na din papasok ang mga foundation. Nandito na din yung Sagip Kapamilya Foundation. Then second is Bantay Bata Foundation. Then last is Kapuso Mo Foundation. 'Di ba? Ito yung mga may mabubuting loob na tumutulong halimbawa sa mga nabaha, sa mga nilindol, sa mga walang tahanan. Sila yung mga tumutulong sa atin. Then number three is the indifferent act. Indifferent act, ito yung mga aksyon na hindi mabuti at hindi rin masama. For example, ito yung mga lindol, tsunami, bagyo, ito pa yung mga nagdudulot ng mga pagdurusa na tulad ng pagpapagaan ng mabuti. So, yon. So, dito sa topic natin ngayong araw na to na determination of morality, ang bawat tao is merong kanya-kanya. Halimbawa na lang, kung sa iba, tama, tapos sa atin, mali. Maaari naman na maaaring tama sa atin, tapos sa iba is tama. Ito yung topic natin na determination of morality. So hanggang dito na lang yung report ko. If you have any questions, suggestions, mag-leave na lang kayo ng comment sa comment box or sa chat box and sasagutin ko. Thank you at maraming salamat. Once again, I am Giancarlo C. Lozada from Bachelor of Secondary Major in Filipino, second year. Thank you all.